Panginoong Jesus Nazareno, aming tatapuri, alay namin sa iyo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ibon at sambahin ang buon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang paipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa 20 tayo ng Setyembre, gulitain natin ang mga martir na sina San Andres, Kim Taigon, San Pablo Chong Hasang at mga kasama. Sama rin natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa mga ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, TikTok, friends at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idaglagin natin ang ating intensyon para sa lahat ng mga naapektuhan sa bagyo at baha at ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan at tagapagligtas ng tanang bansa, iyong tinawag ang mga taga-Korea upang mapaanib sa iyong mga hinirang sa pagsampalataya bilang mga Katoliko sa iyong pagtaguyod naging mga banal na martir sina San Andres, San Pablo Chong Hasang at mga kasamahan na pawang marangal sa pagpapahayag ng katapatan sa iyo, pakundangan sa kanilang ulirang halimbawa at panalangin, iyong ipagkaloob na hanggang kamatayan kami ay makapanatiling matatag sa pagsunod sa iyong mga utos, sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhaying muli ang mga patay? Kung ito'y totoo, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo,
At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung magkagayon, lilitaw na kami mga bulaang saksi ng Diyos, sapagkat pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit lilitaw na hindi ito totoo. Kung talagang di bubuhay muli ang mga patay, kung hindi bubuhay muli ang mga patay, hindi na muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon, ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong, dalangin ko ay pakinggan. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibig. Sa amin ay ipadala iyong banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas kapag ako ay nagising sa piling mo'y magagalak. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Tumayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilipot ni Jesus sa mga bayan at nayon. Nangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12
at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juanang asawa ni Cusa na katiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba ang ari-arian nila, ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo na po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng ating pong Jesus Nazareno. At ngayon, ginugunita natin ang mga martir na sila San Andres, Kim Taigon, at Pablo Chong Hasang na mga martir. Ito ang ating pag-alaala sa ating Panginoong Jesus Nazareno na ating minamahal. Hindi alintana ang ulan na ito po ay bahagi pa rin ng bagyo. Sunod-sunod po ang mga bagyo ngayon. Mula kay Perdi, natapos kay Hiner, at ngayon naman ay papasok na si Helen na magdala pa ng malakas na ulan at hangin. Pero hindi yan alintana sa atin dahil mahal natin ang poong Jesus Nazareno. Yun pong magpapahayag ng pangamahal na pong Jesus Nazareno, pumalakpak po ng malakas sapagkat minamahal natin ang Panginoon kahit na nahirapan tayong pupunta dito, pero tayo ay narito sapagkat hindi po hadlang ang kung anumang mga suliranin, hindi po hadlang ang sungit ng panahon, hindi po hadlang ang anumang mga pinagdaanan sa buhay, mapalapit naman tayo sa ating minamahal na poong Jesus Nazareno. Kaya po ang atin pong mga pagbasa, kapag katitingnan po natin, isa pong salita ang umiiral, ang salitang kabutihan o mabuti. Sa salitang Hebreo, ang kabutihan o ang mabuti ay tob. Sa Koinokona Griego, sapagkat ang atin po mga pagbasa ngayon sa orihinal ay nakasulat sa Koinokona Griego, kalo. Pero sa Latin, dahil nasalin po sa Latin itong mga pagbasa natin bago nasalin sa iba't ibang lingwahe, bonum. Ang kabutihan ay napahayag sa ating Panginoon sa ating unang pagbasa, sa unang sulat ni San Pablo taga Corinto, Kapitulo 15, Beso 12 hanggang at 20, na ang pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesus Nazareno ay siyang batayan ng lahat ng kabutihan ng Diyos. At ang lahat ng ating ginagawa, ang ating mga panalangin sa Kanya, ang ating pananalig sa Diyos, ang lahat ng ating ginagawa sa pangalan sa Diyos, ay may saysay na sapagkat nabuhay muli ang ating pong Jesus Nazareno. At sinasabi nga sa ating Salmo 16 na ang ating Panginoon na mabuti ay siyang sinisinta natin. Kaya pagkagising natin, ang poong sinisinta natin ay nasa piling natin at tayo magsaya sapagkat siya ay may kabutihang nagbibigay sa atin kung anuman ang dinudulog natin at inihibik natin ay kanya pong ibinibigay sapagkat siya ay isang mabuting Diyos. Ang kabutihan ay nangyari naman sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 8, Beso 1 hanggang 3, na kung saan ang ating Panginoon ay nagpunta sa iba't ibang nayon, sa iba't ibang bayan, at kasama niya, hindi lang ang 12 na mga lalaking mga apostol, kasama rin niya ang mga kababaihan
sa kulturang Hebreo o mga Hudyo, sakto na ng ating Panginoon, hindi po ito pwede dahil dapat iba po ang puntahan ng mga kababaihan, iba rin ang pangkat ng mga kalalakihan. Pero ang ating Panginoon ay nagpahayag na siya ay handa na magkaroon ng mga kasama na hindi lang mga kalalakihan ng mga apostol at mga disipulo. Mayroon ding mga kababaihan na kasama ng ating Panginoon sa paglilingkod at sila ang nagsuporta sa pinansya sa pagpapahayag ng Panginoon sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesus sa iba't ibang bayan, sa iba't ibang nayon, sa iba't ibang lungsod ng paghahari ng Diyos. Kaya ito yung tinatawag natin na tob, kalo, bunom o kabutihan. Sapagkat kung tayo ay nakatanggap ng biyaya ng ating Panginoon at itong mga babae na ito ay nakatanggap ng biyaya ng Panginoon. Si Maria na Magdala, siya yung kapitalista doon sa Magdala, isang peace port ang Magdala, kaya siya ay mayaman. Sumama siya sa Panginoon sapagkat 7 demonyo ang napalayas mula sa kanya. May kasama pang iba na sila si Juana. Si Juana ay asawa ni Cusa. Si Cusa ay treasurer ni Haring Herodes at sa panahon ng maharlika, mga hari o mga maharlika, kung sino yung treasurer, tagahawak ng pera, ay laging mayaman. Kaya ang kayamanan ay binabahagi rin para sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoon o pagtuturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At ang aririan nga nilang lahat, sa lahat ng mga sumama na kababaihan at iba pa, ay kanila pong ginagamit upang maipahayag una sa lahat ang kabutihan ng Diyos sapagkat ang Diyos ay mabuti. Kaya nagtuturo ito sa atin, unang pagtuturo. Huwag nating sayangin ang ating enerhiya o personal na lakas sa mga kung ano-anong mga iniisip natin at mga alalahanin sa buhay. Bagkus gamitin natin ang ating lakas na personal o enerhiya para sa pagpapalalim ng ating pananalig sa Diyos. Gamitin natin sa mapanglikha na mga gawain. Gamitin natin upang lalo pang umunlad tayo at yumayabong sa buhay panampalataya. At gamitin natin sa paghilom ng mga sugat na personal. Sapagkat lahat naman tayo ay mga sugatan. Lahat naman tayo ay mga problema at may sororinin. Wala namang taong perpekto sa buhay. Gamitin natin ang ating personal na enerhiya sa pagpapaunlad, pagpapalalim ng ating pananalig sa Diyos at pagmamahal sa Kanya. Nang sa gayon, gumawa tayo ng mabuti. Tob. Sapagkat kung tayo'y abalang-abala lang, kung ano mga problema, tapos sa ano, baka ma-high blood ka pa, o baka ma-stroke ka pa, sa sobrang stress mo, wala ka na. At wala kang nagawang mabuti sapagkat hindi mo ginamit ang iyong sariling lakas para sa pagpupuri at pagpupugay sa Panginoon. Yung lahat na gustong magagamit sa lahat ng ating lakas para sa pagpupugay at paglingkod sa Panginoon, lalo pang malakas na pumalakpak sapagkat ang ating minamahal na Panginoon, kahit may problema, kahit anong nangyay sa buhay, siya pa rin ang sentro ng ating buhay. Siya pa rin ang Panginoon ating minamahal at kailanman siya ang tunay na pumapanginoon sa bawat puso natin. At kung siya ay pumapanginoon sa ating mga puso, atin pong makita na ang Diyos ay magbibigay sa atin ng gantimpala o ng biyaya. At ano po ito? Una, ang pagiging kaibigan ng Diyos sa pamagitan ng ating paglilingkod, sa pamagitan ng ating katapatan sa ating Panginoon, na kung tayo man ay naantig
dito sa loob ng ating puso na antig tayo sa lahat ng mga nagawa ng Panginoon sa atin. Dapat ito'y gamitin rin natin sa lalo pang masigla na pagpapahayag ng ating pananalig sa Kanya, na sa marubdub na panampalataya natin, lalo pang napalalim ang ating buhay panalangin, lalo pang umigting ang ating pagmamahal sa Diyos at ang ating debosyon sa Panginoong Nazareno ay lalo pang makikita, at dahil nakikita, ito ay nagpapahayag ng ating pagtugon sa pag-ibig ng Diyos, sa pagliligtas ng Diyos sa atin, sapagkat ang ating Panginoong Nazareno ay nagpakasakit, namatay, ngunit nabuhay muli upang tayo'y iligtas at tayo'y paghandaan niya ng luklukan sa kalangitan. Nararapat lang na tayo ay maglingkod sa Kanya. Nararapat lang na tayo yumayabong sa buhay pananalig sa Kanya. Nararapat lang na ang ating pag-ibig ay lalo pang sumisigla at ang ating mga panalangin ay lalo pang taimtim, sapagkat damang-dama natin ang Diyos sa ating buhay. Lalo na dito sa simbahan. Yung mga magkaroon ng pagdama ng malaliman dito sa simbahan sa panahon ng Misa, mamaya sa panahon ng Eucharistia, kapag ka mayroong konsagrasyon na ang tinapay ay maging katawan ni Kristo, ang dugo, ang alak ay maging dugo ni Kristo, taimtim nating damhin, narito nga ang Diyos. At dahil narito siya, tunay na madama natin, maranasan natin, nariyan lang ang Diyos, sapagkat siya'y Diyos na umiibig at nagmamahal sa atin magpakailanman. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po tayo. Minamahal ko mga kapatid, puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nahanapik na madama nating higit ang Kanyang presensya at atin pong itutugon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang simbahan, naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Bilang isang komunidad, naway huwag nating ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya. Bagkus, hanapin natin ang Diyos maging sa mga paghihirap at pagsubok. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga bata, naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at tumanda na katulad ng mga taong kawangis ni Kristo. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway mapalakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pag-uugnay ng kanilang pagdurusa sa mga pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang ating mga mahal na yumao, naway magtamasa ng bunga ng kapayapaan, kaligayahan at kasiyahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Diyos Ama sa langit, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming mga puso upang magbunga kami lagi ng kabutihan. Lingnan ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo na po ang lahat. Nazareno, anak at tinapay sa'yo.
Manalangin kayo batido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iyong paunlakang tanggapin ang mga alay ng iyong bayang ginigiliw. At yung paginapating kami ay iyong kalugdan bilang haing kapakinabangan sa ikabuti ng sanlibutan, pakundangan sa panalangin ng mga martir, sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanitunay, marapat ni kayo aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Andres, San Pablo at mga kasamahan ay parangalan. Sila'y kapalag naming may kanindigan, ikaw ay pahayag kat sila'y mamatay sapagkat minarapat mong kanilang matularan yung anak na naghain ng siling buhay. Tulad na naganap siyang anak, ang dugo ng mamartir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kahit isa na manghel si siawit ng papuri sa iyong pahay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Diyos ng mga upo, napuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, 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 ay taasang Hosana, Hosana, Hosana sa may taasang pinagpala na marito sa mala ng Panginoon. Hosana, Hosana sa pag-ibasan, Hosana, Hosana, Hosana sa pag-ibasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya ismitan yung Espiritu ng banal, ang makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Niabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo, ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin, mga kapatid aming na himlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo idapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niya ang San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Andres, ni San Pablo, at mga kasama. Ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz, ni Manila, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng magaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Oh,
Niling namin kami edya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Cristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tumuhod na po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Jesus Nazareno, salamat po.
Nazareno. Kapahamakan at iyang nakamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Oong Jesus Nazareno, ay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko. Ang samot ko't dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay na darama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurin ko. Mahal na buong Jesus Nazareno. Announcement. Huling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Faris Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos na electrical system ng ating simbahan. Ngayong buwan na Setyembre ay pinagdiriwang po natin ang Artgrasan Youth Month at ang Parish Youth Ministry ng Simbahan ng Quiapo ay muli naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maglingkod sa Poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng PYM. Inaanyayahan po namin ang mga kabataan na may edad 13 hanggang 24 na taong gulang na sumali sa Parish Youth Ministry at Young Adult Ministry. Maaari ninyong bisitahin at i-message ang official Facebook page ng PYM Quiapo o i-scan ang QR code na makikita sa ating LED screen. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Kami iyong binigyan ng lakas na dulot ng banal na salusalo sa paggunita namin sa mga banal na martir. Ling naming kami ay iyong pamalagiing sa marapat na pagsampalataya sa iyong anak at sa pagmalasakit sa kaligtasan ng lahat bilang mga kaanib ng simbahan.
sa pangalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating Panginoong Nazareno. Kahit may bagyo at ulan, ay napunta kayo rito. Salamat po sa inyong pakikiisa, pagitan ng social media platform, at nakusposting sa iba't ibang paraan. Salamat sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa lahat ng mga naglilingkod. Pagpalaan kayo lagi ng Poong Isos Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa iba't ibang social media platform at mutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo na umiyayang siksikliglig at nag-uumapaw. Kabutihan, yon ang tatak ng bawat Kristiyano. Yon din ang likas ng Diyos sapagkat siya ay Diyos ng mabuti. Kaya magpakabuti tayo at maging tunay na libuto tayo ng Poong Isus Nazareno. Ngayon po ang Gospel blessing, ngayon po lang itas bagya, mga ibagay na napasbasan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Isus Nazareno. Iniagbasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kalingan ng kanan, nagsusumamo sa makamtanawa nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalawang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon ito ay maalal ang pangakon sa binyag na ikaw ay kaibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kintaglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Isus Nazareno. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipinto ka namin, aral mo aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nazareno, dinaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninunuhalhati ka namin. Nuestro Padre Nazareno, dinaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilunuhalhati ka namin.